Ano nga ba ang sleep paralysis? Paano tayo aatakihin ni Satanas sa ating pagtulog? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Lahat naman tayo gusto natin ng masarap na tulog. Napakahalaga ng tulog sa ating mga katawan. Sa pamamagitan ng pagtulog na ibabalik yung ating mga lakas na nawala at nagamit sa buong araw. Nakakatulong din yung pagtulog para mas ma-develop yung ating mga katawan, lalo na nga sa mga bata. Sa pamamagitan ng tulog, nagagawa natin yung mga bagay sa buong araw ng mas maayos nang hindi tayo nanghihina. Kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon maganda yung tulog natin. May mga pagkakataon nakaka-experience tayo ng hindi maganda. At isa na nga dyan yung tinatawag natin na sleep paralysis. Ang sleep paralysis ang isa sa masasabi natin na pinaka nakakatakot na parte ng pagtulog ng isang tao. Ito yung pagkakataon na alam mo na tulog ka. Ngayon darating ka sa point na gusto mong gumising kaya lang hindi mo siya magawang gawin. Gusto mo rin sumigaw pero hindi mo ito magawa. Gusto mo magsalita pero parang merong pumipigil sa'yo. Gusto mo rin igalaw yung katawan mo pero hindi mo rin siya maigalaw. Bukod dyan, kapag ikaw ay nakakaranas ng sleep paralysis, madalas ang napapaginipan mo ay talagang nakakatakot. Marami rin mga nagsasabi na kapag sila ay nai-sleep paralysis, meron daw silang nakikita na parang isang anino o kaya man isang tao na nakaitim na hindi nila maipaliwanag na parang dumadagan sa kanila at sumasakal kaya hindi raw sila makahinga. Ayon sa mga nakakaranas ng sleep paralysis, talagang ito ay nakakatakot. May ilang pa nga namamatay dahil sa sleep paralysis. Ngayon mga kapatid, totoo ang sleep paralysis dahil maraming mga tao ang naka-experience ito. Ngayon kung isa ka sa naka-experience ng sleep paralysis, i-comment mo lang nang sa ganon, malaman namin kung ano yung nakita mo, na-experience mo o naramdaman mo nung ikaw ay na-sleep paralysis. Ngayon dahil ito ay totoo, ano nga ba yung explanation ng mga eksperto patungkol sa sleep paralysis? Isang explanation dyan ng mga psychologist, habang tayo raw ay natutulog, tayo raw ay pumapasok sa isang hypnagogic state. Ito yung pagkakataon na isang tao ay patulog na. Ibig sabihin, nandun siya sa transition ng gising siya patungo doon sa kanyang pagtulog. So sa pagkakataon na yun, nagkakaroon daw ng iba't ibang mga imahe o mga katang-isip kapag siya ay patulog na. Sinasabi na sa parte na ito, nagkakaroon ka ng hallucination. Kaya kung ano-ano yung mga naiisip mo o mga nakikita mo bago ka matulog. At kabaliktaran naman yan, may pagkakataon naman daw na bago magising ang isang tao, dumadaan siya sa hypnopompic state. Ito rin ay isang hallucination ng isang tao bago siya magising. Kaya minsan, kapag nananaginip daw tayo, yung panaginip natin bago tayo magising para itong totoo. Pero ito raw ay pakiramdam lamang at isang guni-guni lamang. Madalas sa mga ganitong klaseng panaginip, meron daw mga lumalabas na parang isang imahe na madalas parang tao o anino na kulay itim. Kaya nasasabi nila na mayroong kakaibang nilalang kapag natutulog daw sila. At minsan meron din silang mga naririnig na kakaibang tunog bago sila magising. So yan yung ilang mga eksplanasyon ng mga psychologists patungkol sa sleep paralysis. So yan daw talaga ay gawa lamang ng ating mga isipan na talagang nadadala natin sa ating mga panaginip. Sinasabi naman ng ilan dahil kulang sa tulog o kaya man hindi tama yung kanilang time ng pagtulog kaya nakakaranas ng sleep paralysis. May mga tao kasi nahirap sila makatulog o kaya man meron silang insomnia. Kaya ang nangyayari, hindi nagiging maganda yung kanilang mga panaginip. Sinasabi naman ng ilang eksperto, ang dahilan daw ng sleep paralysis ay dahil sa posisyon ng tao sa kanilang pagtulog. Meron daw kasing tamang posisyon ng pagtulog. Ngayon kapag namali ka ng pwesto ng tulog, talagang matitrigger yung sleep paralysis. Kaya may mga pagkakataon na hindi nakakahinga yung mga tao sa kanilang pagtulog. Kaya sinasabi ng mga eksperto, imbis na matulog ka ng padiretso, dapat nakaside yung tulog mo para makaiwas ka raw sa sleep paralysis. Sa totoo lang mga kapatid, maraming iba't ibang mga eksplanasyon yung mga eksperto patungkol sa kung anong dahilan ng sleep paralysis. Pero mga kapatid, hindi pa rin talaga napapatunayan talaga kung ano yung pinakadahilan nito. Patuloy pa rin yung pag-aaral ng mga eksperto sa pinakadahilan ng sleep paralysis. Ngayon mga kapatid, kung pag-uusapan natin, biblically, meron bang kinalaman si Satanas sa sleep paralysis? Sa totoo lang, pwede nating sabihin na meron ding kinalaman si Satan sa mga napapanaginipan natin o sa sleep paralysis. Pero mga kapatid, syempre, hindi natin aalisin dito yung sinasabi ng mga eksperto. Kailangan i-consider pa rin natin yung sinasabi ng mga psychologist o kaya man ng mga medical expert patungkol dito sa sleep paralysis. Kasi mga kapatid, pinag-aralan nila yon. Talaga naglaan sila ng maraming time para mag-research, para malaman kung ano pa talaga yung pinakasanhi o dahilan ng sleep paralysis. So mga kapatid, i-consider din natin yung mga eksplanasyon nila. Ngayon mga kapatid, syempre, pwede rin kumilos si Satan kasi sa ating mga panaginip, sa ating mga pagtulog. Kasi mga kapatid, hindi natin alam kung anong klaseng kapangyarihan ang pwede niyang gamitin para sa atin.
So alam naman natin mga kapatid, itong si Satanas, meron din siyang kapangyarihan at hindi siya basta-basta lamang. So pwede niyang gamitin 'yon kahit sa pagtulog natin. Pero mga kapatid, syempre sasabihin ko rin sa inyo, limitado rin yung kapangyarihan ni Satanas. Hindi siya makapangyarihan tulad ng ating Diyos. Meron lang siyang mga limitadong kapangyarihan na pwede niyang gamitin sa mga tao. Ngayon mga kapatid, para malaman niyo kung paano kikilos si Satan sa mga buhay niyo, ganito kasi 'yan. Kaya kayo nakakapanaginip ng masasama o hindi magaganda o kaya man binabangungot kayo kasi bago kayo matulog, meron kayong mga pinanood o meron kayong mga ginawa na talagang nakakatakot. So alam naman natin mga kapatid na malaki yung chance na makapanaginip ka na nakakatakot base sa mga naisip mo o nakita mo nung gising ka pa. So ang mangyayari niyan, pwede talaga mag-trigger yung sleep paralysis kapag ikaw ay natutulog. Kasi mga kapatid, pwedeng gumamit si Satan ng mga palabas o kaya man yung mga nakikita mo sa social media na pwedeng magbigay takot sa iyo habang ikaw ay gising pa. Ngayon, kapag ikaw ay natulog na, pwede mong madala yon kasi nga inisip mo siya eh. Nagkaroon ka ng takot doon. So habang natutulog ka, yung mga nakita mo na mga nakakatakot, pwede yung pumasok habang ikaw ay natutulog. At yun yung gawa ni Satan. Habang gising ka, may mga gagawin si Satan o ipapakita sa'yo na mga bagay na hindi magaganda o nakakatakot. Nang sa ganon, isipin mo siya hanggang sa pagtulog mo. So doon pa lang makikita na natin na doon pa lang sa time na gising ka, kikilos na si Satan. At yun nga, yung mga nakita mo, yung mga nakuha mong hindi magaganda na galing kay Satan, pwede mo siyang dalhin sa panaginip mo. At yun yung magiging dahilan kung bakit ikaw ay makakaranas ng bangungot o sleep paralysis. At syempre mga kapatid, habang natutulog tayo, pwedeng umatake rin si Satan dyan. Kasi nga, yung mga katawan natin, mahihina yan, natutulog tayo. Ngayon mga kapatid, syempre, habang tayo ay natutulog, pwedeng-pwede tayo atakihin ni Satan dyan. Kasi mga kapatid, yan yung time na yung mga physical nating katawan, mahihina yan. Hindi basta makakagalaw yan at hindi tayo basta makakapag-isip kasi nga tulog tayo. So yan yung pinakamagandang opportunity para kay Satan na atakihin tayo kapag tayo ay natutulog. So pwede siyang manakot. Kaya ngayong iba sinasabi nila nakakakita sila ng iba't ibang imahe sa kanilang pagtulog. Pwede nating sabihin na yon ay gawa ni Satan. Lalo na kung nangunguna yung takot sa puso mo. Kapag alam ni Satan na natatakot ka, kapag alam ni Satan na mahina yung pananampalataya mo, pwedeng-pwede kang atakihin ni Satan habang ikaw ay natutulog. Ngayon mga kapatid, ang masasabi ko lamang dito sa sleep paralysis, ito ay scientific at the same time demonic. Nakita naman natin na mayroong explanation yung science patungkol dito sa sleep paralysis. At nakita rin natin na si Satan pwede rin siyang kumilos habang tayo ay natutulog. So mga kapatid, para maiwasan natin yung sleep paralysis, practically syempre sundin natin kung anong sinasabi ng mga eksperto. Kung meron silang mga pinapagawa, gawin natin yon. Nang sa ganun, maiwasan natin yung sleep paralysis. Sabi ko nga sa inyo, i-consider natin yung explanation nila dahil makakatulong yon para maiwasan natin yung sleep paralysis. Bukod dyan mga kapatid, syempre, bago kayo matulog, iwasan nyo na yung mga nakakatakot na palabas. O kaya man yung mga kwentuhang mga nakakatakot. Kasi nakaka-apekto nga yan sa ating mga pagtulog. Iwasan din natin matulog na punong-puno tayo ng sama ng loob, ng takot, at mga pangamba. Kasi mga kapatid, makaka-apekto rin yan sa ating mga pagtulog. Kaya nga mga kapatid, dapat ang gawin natin, bago tayo matulog, magbasa tayo ng Biblia at tayo ay manalangin. Malaking tulong yan para maiwasan natin yung mga nakakatakot na mga panaginip at yun nga, yung sleep paralysis. Kapag ginawa mo yung mga bagay na yan, syempre makakaroon ka talaga ng magandang tulog at maiiwasan mo yung sleep paralysis. Ngayon naman, kung makakaranas ka ng sleep paralysis sa pagtulog mo, ito lang yung gawin mo. Isigaw mo lang yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabihin mo lang in Jesus' name. At sigurado makakatulong yon para ikaw ay magising, para ma-rebuke mo yung gawa ni Satan. Napaka makapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo na kahit sa pagtulog natin, pwede natin siyang gamitin. Gamitin mo yan para i-rebuke lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo, kahit ikaw ay natutulog. Lagi mo lang tandaan kapatid na bago ka matulog everyday, lagi ka magpasama sa ating Panginoong Jesucristo at humingi ka ng protection sa Kanya. Nang sa ganon, magkaroon ka ng magandang tulog. Sabi nga sa Psalm chapter 4 verse 8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. So napakahalaga mga kapatid talaga na tayo ay manalangin bago tayo matulog dahil bibigyan tayo ng mahimbing na tulog ng ating Panginoong Diyos at poproteksyon niya tayo kahit tayo ay natutulog. So kapag tayo ay nagkaroon ng mahimbing na tulog, masarap na tulog na mula sa ating Panginoong Diyos, kinabukasan sa pagising natin, magkakaroon tayo ng panibagong lakas. Panibagong lakas para harapin yung buong araw at syempre para gawin yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.